My mind is still searching of herself. Until now, hinahanap niya pa rin ang sarili niya. Kasi hanggang ngayon, hindi niya mahanap ang kanyang kaimportansya sa mundo after nadaanan ang depression. My mind during Call Me Maybe cried. She cried dahil nagpasalamat siya na naging topic ang mental health kanina. And before the show, ang sabi niya, may tanong siya kung bakit pa siya nandito sa mundo at ano ang importance niya sa mundo. And then all was answered ng mga guest ni Maymay, kasi most of them were saying na it was Maymay who extended their lives. Na si Maymay ang dahilan kung bakit inspired silang mabuhay, kung bakit na-overcome nila ang mga stress nila at kung paano nila na-overcome or survive yung klaseng ng depression na andami, iba't ibang uri ng depression ang daanan, lalo na ni Blanca from Denmark, and even si Charmy pa yun from New Zealand, yung someone from New Zealand. And Maymay really cried dahil sa mga na-share ni Denmark na stories about her coping with depression when back then, and paano niya ito na lampasan. And it was Maymay who inspired her kung paano siyang nag-umpisang magsulat, na-express yung sarili niya, and na syempre nalagpasan niya yung depression niya. And she was crying, telling Maymay all this, narrating all her stories about surviving from struggle of depression. And then Maymay started crying while si Blanca ay nag-share ng kanyang stories of depression. And hindi nga napigilan ni Maymay na umiyak nung siya naman ang nag-share ng kanyang saloobin about asking herself kung gaano ba siya ka-importante. Maymay really don't know. Grabe yung effect niya. Like, kung gaano ka-grabe yung hatak niya sa masa. Like, kung gaano niya nababago ang mga buhay ng tao. And just hearing from stories of Blanca and from someone from New Zealand and all of the stories na talagang tinitingala nila si Maymay at tinitingnan nila as inspiration, as a happy feel, as nagpapasaya sa kanila. At ang dahilan kung bakit na-overcome nila yung mga stress, pressure, depression, and all the struggles in their lives. Ay, doon niya pa na-realize ano ang calling niya, kung ano ang role niya sa mundo. And then, I know it is a big responsibility, Maymay. And since ngayon nalaman mo na more people are relying on you, more people are now looking up to you, and masistress ka for sure, and then it's an additional burden on your shoulder. But don't take it as a burden, because hindi naman sila nagpapapressure sa'yo, at ang gusto lang nilang malaman, gusto nilang malaman mo kung gaano mo binago yung mga buhay nila, paano mo nabigyan ng pagkakataon na mabuhay yung iba, at anong klaseng kasayahan ang dala mo sa bawat isa in every single step of the way doon sa showbiz career mo, and in every activity na ginagawa mo, ano mga show ang pinasukan mo at naging guest ka. Talagang all eyes po ang supporter mo, Maymay. And yes, sana makita mo kung gaano ka-importante. Hindi dahil pinapasaya mo sila, kundi dahil ikaw naging inspirasyon nila para sila'y sumaya. Hi. Sorry, baka maging emotional ako, but gusto ko mag-thank you sa'yo. Hindi mo ko kilala personally, but I've messaged you in the past. Noong nag-umpisa ako ng therapy ko, I was advised na maghanap ako ng isang bagay na magagawa ko para maibsan yung anxiety ko. And na-inspire mo ako magsulat ulit.
most of the stories that I'm writing now were inspired by you. Kilala. But you had an impact sa akin. So thank you. Kahit hindi mo alam or feeling mo hindi importante yung ginagawa mo kaysa sa'yo man yan, arte or kung ano, or meron ka lang ibang sinabi, hindi mo alam yung iiwan mong impact sa ibang tao. So I wanna thank you. You have extended my life for my kids. Sobrang OA, pero totoo. Noong mga moments na nagsusulat ako na ikaw yung iniisip ko, na-extend mo ng konti yung... Na-extend mo ako ng konti. So, thank you. Gusto ko lang po kayo. But thank you siguro. Ako na yun, mamaya. Hindi aksidente yata na... Hindi yata na aksidente unang-una na nanalo ka, nanalo yung botohan sa poll na ito yung magiging topic. Kasi hindi kita makakausap ngayon, hindi ko maririnig ko ano yung kwento mo. Gusto ko lang din magpasalamat sa'yo kung alam mo lang baka. Kasi ngayong araw ay siguro itong araw na to, buong araw yan yung gusto ko marinig. Kanina kasi bago ako mag-work, parang nagsisik ako ng sagot sa katanungan sa utak ko. Kasi ganun yun eh, kapag na-stress, na-de-depress ka na, paulit-ulit yung sinasabi sa utak mo to the point na maniniwala ka dun sa mga kasinungalingan. Tapos parang susundin mo na lang yung kung ano yung sinasabi ng utak mo. Tapos umabot sa point na, yun nga, nagtanong ako na, ba't pa ba ako nandito, parang ganun. Tapos ano pa ba yung rason ko para mabuhay. At sobrang thank you kasi nasagot mo yung tanong na yun. At ang laking impact dun sa fact na kahit hindi ako okay, ay meron pa rin akong natutulungan katulad nyo. Kaya thank you po. Ako mas sobrang papasal. A great exchange of stories. Kasi in just a few minutes, marami kayong na-save na opportunities, na-save niyo ang isa't isa. And this platform has provided a venue, no, for everyone to affirm and reaffirm that everyone has a purpose and we must continue, di ba? So to Blanca, maraming salamat. And thank you, umakyat ka, hindi lang dito sa stream, pero umangat ka sa buhay dahil dito. Thank you. Thank you for choosing this topic as well. Maraming salamat. Galing, maraming. Oh, wow. Sa comment section, it's just filled with emotions right now, no? And what can you say about these stories of triumph and success? Lalo na kapag na-overcome itong personal obstacles, itong personal hurdles. Actually, ito yung dapat na pag-uusapan at na-highlight pag sinabing mental health. Kasi yung kanina parang yung sinasabi ni Blanca kanina na na-diagnose siya ng iba't ibang mental concerns, parang ano yun eh, parang that's just one side of the story. Pero kung paano tayo naapektuhan as individual, paano tayo nabubuhay, paano tayo bumabangon despite the many challenges na kinakaharap natin, yun yung heart ng mental health na hindi masyadong na-highlight. And patingin ko parang it also helps na nakaka-destigmatize yun yung ganung conversation eh, na parang napag-usapan natin siya based on the lens of the people na merong direct experience. Kasi ako ngayon, nandito ako witnessing everything. Meron akong konting kaalaman about mental health, pero kayo yung eksperto eh, in terms of your experience.
at important na nag-cut on ng space where people can own their mental health condition, their experiences. And tama yung sinasabi kanina ni Blanca na it really helps pag sila mismo ay na-educate regarding kung ano yung nararamdaman. Pag kunwari, naiintindihan sense ka na where you are, nakakatulong siya. Kaya pasalamat tayo at nandyan kamay, but then please take good care of yourself. During the show, nahahalata ko na you look so tired, exhausted, and feels like wala kang tulog. And yeah, ingatan ng sarili. Yung may sabi mo may sleep paralysis ka, all you need to do is just pray and hope someone will be watching over you. Like, kung sana may makakasama ka sa bahay mo na siyang gigising sa'yo every time na mahihirapan kang kumilos habang natutulog. And it's just, it's like some kind of tawag dito, bangungot yan. Pero I think it's because part of your brain are so tired and exhausted. That's why part of your body are like paralyzed and hindi mo ma-move during the times na nagpapahinga ka. Kasi yun lang yung time na dapat ay pati brain mo ay tulog. But then still you were thinking siguro subconsciously, that is why your brain is so tired and in letting all your bones to move habang tulog ka. So we'll be praying for your safety, Mai, and we'll be praying na sana wala mangyari sa iyo. Just take good care of yourself. You made us cry and we made you cry, but andito lang lahat ng supporters mo and fans mo para i-support ka and ipaalam sa iyo gaano kakamahal at gaano kaimportante sa aming mga buhay. Alexander Lexi Jules, alam ko one of you ay naiyak din because I really was crying. Hindi ako mahiyang sabihin na every time na umiiyak kasi itong si Meridel Entrata ay napapaluha talaga ako. Hindi ko talaga siya mapigilan at sa sumasakit ang puso ko. Pero ginugusto ko pa rin panoorin siya every time, all the time na may chance. It's because she really is someone special, someone so important na parang she's so like a flower, like so delicate na parang gusto mong protektahan. Yun ang importance ni Maymay sa akin sarili personally. So, but yes, so much of talking. I will give you more updates later, but this is what I just want to share with you guys right now. And this is how I feel right now, and this is what I see right now. Alexander Lex Jules, don't be ashamed. Ilagay ang comment niyo sa comment section ko. Maraming salamat sa mga sumusubaybay at tumatangkilik sa mga uploads ko. I will see you in my next mga Kamay Word, Kamaybi, and Kamaymay Solids. See you later.